At bandang gigirahin daw ang Canada dahil sa nakatambak na basura. Pero wala naman daw imik pagdating sa China. Yan ang pagtuya ng oposisyon sa banat ni Pangulong Duterte laban sa Canada. Saksi si Leigh Alves. That they better pull that thing out or I will set sail doon sa Canada. Ibuhos ko yung basura nila doon. Bantayan ni Pangulong Duterte sa Canada dahil sa 2,000 toneladang basura nitong 6 na taon ng nakatenga sa Subic Port. Naghain na noon ng ilang diplomatic protest ang Pilipinas. At taong 2016 pa, iniutos ng Manila Regional Trial Court na ibalik ang mga yan sa Canada. We'll declare war against them. Kaya man natin yan sila. Sa uli ko talaga. Tingnan mo. Sa isang pahayag, tiniyak ng Canadian government na handa nilang resolbahin ang issue. Inaayos na raw ng Joint Technical Working Group na maalis na ang mga basurang ito. Binago na raw ng Canada ang guidelines nila sa mga hazardous waste shipment para di na ito maulit. Sa pagdalo niya sa ASEAN Summit na ginawa sa Pilipinas noong 2017, sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na natanggal na ang mga legal na balakid para ibalik sa Canada ang tone-toneladang basura. Pero may ilang issue pa raw. There's still a number of questions around who will pay for it, where the financial responsibility is, where the consequences are, as this was at its origin a commercial transaction that did not involve governments. Sabi naman ng Bureau of Customs, hindi sila nagkukulang. Sa kanilang communication sa ating Department of Foreign Affairs, meron silang nabanggit na kung ano man yung pondo na pwede nilang gamitin para sa pag-re-export nito at maibalik sa bansa, ay yun ang kanilang i-utilize. Pero hanggang ngayon, siguro hinihintay pa natin nga yung resulta. Ang oposisyon, tinuya ang banta ni Duterte na gigirahin ng Canada dahil sa basura. Pero wala naman anilang imik sa China, kaugnay sa umunoy pagpapalusot ng illegal na droga at pagsakop sa ating mga isla. Makailang beses na noong iginiit ng Pangulo. Kung makipag-gera ako sa China, in 7 minutes, yung missile nila aabot ng Maynila. Ang isyu tungkol sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, inaasahang mapag-uusapan sa bilateral meeting ni Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nasa Beijing si Duterte para sa 2nd Belt and Road Forum kasama ang mahigit 30 world leader. Sabi ni Philippine Ambassador to China Jose Santiago Santa Romana, nakausap na ng Pilipinas ang China tungkol sa pagtambay ng Chinese militia sa Pag-asa Island. Una nang sinabi ng Western Command na nasa mahigit 200 Chinese militia ang nasa Pag-asa Island na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. We have asked them to exercise self-restraint and to maintain appropriate distance. Which other response was what? They're considering it. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi.